Napakaiksi ng buhay dito sa mundo na dapat ang mga tao ay talagang mapayapa, tahimik, at ang pamilya laging gusto mong uwian. Pero may mga tao naman na ang gusto takasan ang pamilya nila dahil kuminsan dalang-dala, hirap na hirap sa pakikitungo. Part ng atin pong serye ng pag-aaral ng How to Have Peace in the Family, ang ating pag-aaral ngayong gabi, pinamagatan nating Stop Abusing Family Members. Salamat Panginoon dahil kami maaaring tumunghay sa iyong salita at humango ng mga pwede namin gawing pamantayan sa buhay. We thank you, Father, that because of your word, we can have standards by which we can live and we will interact with people, especially our family members. Turuan niyo po kami ngayon para makita namin ang aming papel sa aming pamilya. At makita namin, Panginoon, kung paano kami magiging instrumento mo na lalong maging pagpapala sa aming mga pamilya. Forgive us our sins, cleanse us all from our unrighteousness, O God. Enable us to see your face, to hold your hand, to hear your voice, and to obey you. Forgive us our sins, cleanse us, teach us, O God. Bigyan niyo ng kapayapaan ang aming puso. We commit everything to you right now. Ang aming mga puso, ang lahat ng mga tumutulong upang ang gawain ngayon ay matupad. At higit dyan, Panginoon, sinusuko namin sa aming emosyon. Maging ang aming katawan, palakasin niyo po, pasiglahin niyo kami. At alisin niyo ang aming mga alalahanin, ang mga pinoproblema sa buhay, para mabigyan namin kayo ng pansin na walang kaagaw. We like to give you undivided attention, so we ask you, Father, to be the speaker. Kayong maging mangangaral namin, Panginoon. Gamitin niyo lang ang lingkod niyo na instrumento, pero kayong gusto naming marinig. We reject and rebuke all work of evil, both evil men and evil spirit in our midst. And we welcome the presence of Holy Spirit. Guide us unto greater godliness. Father, we thank you, we honor you, we celebrate your love. In the name of Jesus, your Son, our Lord and Savior. Amen. How to have peace in the family? And one of that is to stop abusing. Stop verbal abuse. Maraming beses na nangyayari yan sa mga pamilya. Grabe ang pag-aabuso ng mga kapatid sa mga nakakabata o kaya yung mas may pera o may kapangyarihan kaysa dun sa mga mas konti ang pera o yung mismong tatay inaabuso ang nanay. Proverbs 12:18, reckless words pierce like a sword, but the tongue of the wise brings healing. Pagka ang mga salita ay hindi maingat, pagka ang mga binibitawan natin mga pananalita ay nakakasakit, dinaramdam at natatandaan ng mga membro ng ating pamilya ng napakatagal. Kailangan maingat tayo sa pagsasalita dahil oras na nakapanakit na tayo, kahit mag-sorry ka pa at kahit patawarin ka pa, hindi naman talaga lubos na nalilimot. Colossians 3:19, a husband must love his wife and not abuse her. So husband and wife relationship is the highest one. Kaya ito ang ating piniling gawing example. Napakabanal ng pagsasama ng isang lalaki at babaeng mag-asawa at ang binibilin sa lalaki ay huwag maging marahas. And because that is the example of the best relationship of human beings, this example applies to all relationships. Ang lalaki kasi, lalo nung araw na ang Old Testament ay sinusulat, maging nung New, ay masyadong privileged. Physically, alam na natin na generally speaking, mas malakas ang lalaki. Pagkatapos ng araw pa, siya ang may hanap buhay, siya ang may rank, siya ang kinikilala, siya ang merong legal personality. Kaya ang bilin, do not be harsh with your wife. Hindi ginagamit ang lakas sa pamilya para mang-api, para mang-kawawa. We should stop abusing family members, and not only verbal, but we must stop physical abuse. Luke 12:45-46, but suppose the servant says to himself, my master is taking a long time in coming. And he then begins to beat the men servants and maid servants and to eat and drink and get drunk. The master of that servant will come on a day when he does not expect him and at an hour he is not aware of. He will cut him to pieces and assign him a place with the unbelievers. Yung example ay binigay sa atin, servant pa lang na umaabuso sa hindi naman niya kaano-ano, kapwa lang niya servant, ay paparusahan. Yun pa bang tatay na umaabuso sa anak?
husband na umaabuso sa wife or wife who abuses the husband, dahil may ganun din. Yun pa kaya na kuya na nangaabuso ng mga kapatid o ate na ginagawa yun, malaki ang pananagutan natin not to abuse. Ang ipinapahiram sa ating kapangyarihan ng Diyos ay malinaw na pahiram, hindi sa atin. At dahil hinihiram natin yun, we are responsible to the one who lends it to us, meron tayong pananagutan. Iginagalang ang dangal ng kapwa, that's why you don't abuse them verbally and you don't abuse them physically. 1 Corinthians 6:19-20, you surely know that your body is a temple where the Holy Spirit lives. The Spirit is in you and is a gift from God. You are no longer your own. God paid a great price for you. So use your body to honor God. Kung ang katawan ay pinahahalagahan ng Diyos, nilikha niya, pinatira niya ang kanyang espiritu sa katawan ng tao, at ngayon ang banal na espiritu, yun ang templo, wala tayong karapatan na abusuhin ang katawan na ito. Hindi natin dapat inaabuso ang sarili nating katawan, at lalo namang hindi natin dapat minamaltrato ang katawan ng iba. Pero merong mga magulang, ang tatay pag nalasing na, kumambugbog ng anak, gado na lang. Pati asawa, wala yan sa lugar. In fact, pwede niyong idemanda yan eh. Yung pambubugbog. It is a legal case. At kung abusong-abuso na talaga, pwede niyong talagang gawin yan. I do not always encourage that. It must be the last recourse. But how does a battered woman protect herself from an abusive husband? Kaya nga sa Amerika ngayon eh, at saka sa mga ibang developed countries in the West, hindi mo pwedeng paluin sarili mong anak. Mali naman, kasi dapat ang magulang may karapatan at tungkuling mamalo para magtuwid. Pero sa dami ng umabusong mga magulang, sa dami ng mga magulang na sinamantala ang kahinaan, kabataan, kamusmusan ng kanilang mga anak, naglagay na sila ng mga batas. Sa mga eskwelahan po sa ibang bansa, lalo sa Amerika, ang mga bata tinuturuan na hindi sila pwedeng paluin ang sarili nilang magulang. At pag sila'y pinapalo o kaya ay inaabuso sila, kahit sa salita lang, pwede silang tumawag sa isang telepono sa Amerika, 911. Darating agad ang mga tutulong sa kanila, mga social workers, police, counselors, legal people. At pag napatunayan yun, ang anak mo kukunin sa'yo. Pwedeng ibigay nila sa isang foster home o kaya ay yung magulang ay mapatawan ng kung ano-ano mga parusa kasama na ang pagkakabilanggo. Abuse naman yon ng legal system kasi ang magulang talaga dapat may karapatan. Pero ano nga ang gagawin mo kung abusado yung merong kapangyarihan? We must never use physical strength against people, especially if they are weak and very especially if they are our family members. So paano daw namamalo yung mga responsabling magulang? Dapat may rules. Anak, pag ito ginawa mo, ito yung parusa. Pag ganitong level yung ginawa mo, ito yung level ng parusa. Hanggang makarating ka sa, pwede mo nang grounded ka, mawawalan ka muna ng ganito, ng privilege manood ng TV, o kaya ay mawawalan ka ng dessert, o kaya mababawasan ang baon mo, hanggang dumating yung time na, o kailangan ikaw ang maghugas sa mga plato dito, hanggang may palo na pag malala. At hindi ka na mamalo pag galit. Kasi baka revenge lang yon. At pag ang tao, ang magulang, namamalo pag galit, ang tendency, lumampas yung palo doon sa crime. Kasi ang gusto mo na makaganti. So kailangan magpahupa ka muna ng galit mo. At paghupa na yung galit mo na halos ayaw mo nang mamalo, doon ka ngayon mamamalo. Ginagawa mo talaga dahil hinihingi ng pagkakataon at sabi sa Bible, spare the rod and spoil the child. So sabi mo, oh anak, papaluin kita dahil alam mo yung crime mo, ha? Alam mo. So itong palo sa crime na yan, isang palo o dalawang palo. Pero dapat alam na niya yung patakaran bago pa kayo magpaluan. Tapos mamamalo ka ngayon ang hindi ka galit. Nang sa gayon, ikaw man nasasaktan sa ginagawa mo. Hindi revenge. Hindi beastly and animalistic tendency lamang. May hangganan. Mahalaga na hindi tayo nang-aabuso. There's another way to abuse our family members and that we should stop depending on our dependable family members. Napakarami na na yan ang daing. Napakarami na na yan ang problema. Dahil may isang miyembro ng pamilyang naaasahan, doon na dumagan lahat. Merong isang matinutino mamuhay, doon na lahat umaasa. Ang sabi sa 1 Thessalonians 4:11-12, make it your ambition to lead a quiet life.
to mind your own business and to work with your hands, just as we told you, so that your daily life may win the respect of outsiders and so that you will not be dependent on anybody. So ang itinuturo dito, magtrabaho ka, magsikap ka, dapat may produkto ang iyong pawis, earn what you eat, earn what you have to spend. Sa katunayan, damihan mo pa ang kinikita mo para sumobra at may maitulong ka pa sa kawang gawa at sa mga kamag-anak mo at mga iba pang taong nangangailangan. Sino ba ang dapat talagang tulungan at pwedeng tulungan? Lagi nating inuulit-ulit ito, yung sobrang matanda, hindi na pwede magtrabaho. Sobrang bata, hindi pa pwede. Maaring murang-mura pa o nag-aaral pa. O kaya yung may sakit, o yung pamisa-misan temporarily nawawalan ng trabaho, in between jobs, tutulungan mo yon. Pero yun namang 30 taon mo nang tinutulungan, 20 taon, 10 taong non-stop, that's already an abuse. So you stop also not only depending but over-depending. We must stop over-depending on people. Napakahalaga na tayo ay kumikilos para may paggalang tayo sa ating sarili at iginagalang din tayo ng iba. Sino ba ang ating naaabuso madalas? Di ba yung dependable? Yung matino? Yung mabait? Yung accommodating? And you know what's wrong with that? Because you punish people for being good. And then you reward others for not being good. At madalas, ang arbiter, ang recruiter, ang coordinator, madalas, isang matanda, nanay o tatay, sasabihin sa matinong anak, anak, nag-asawa yung kapatid mo, kailangan magpakasal, nakabuntis. So ano po akong gagastos? Oo nga, ikaw naman na may kita eh. Anak, yung anak mong, yung kapatid mong batugan, na adik-adik, nanganak na yung asawa, kailangan tubusin sa ospital. So akong gagastos, sila to nag-sex, ako gagastos. Anak, ang gatas ng pamangkin mo. Hanggang mamaya anak, mag-enroll na ang pamangkin mo. Hanggang mamaya anak, yung pamangkin mo, teenager, nakabuntis tulad ng tatay niya. Generational. At alam niyo ang malungkot dyan, madalas, yung mga nanay o tatay, pero madalas nanay, ha? Siya yung ahente. Nung mga kapatid na batugan, mga walang silbi, mga pabigat, pag ayaw mo ng tulungan, iiyak ang kalong nanay mo. Siyempre, nababagbag naman ang loob mo. Alam niyo po ang maling paggamit ng pagiging ina. Kung meron kayong dapat paggamitan na influence nyo, yung batugan, yung hindi nagtatrabaho, yun ang inyong gamitan na inyong lakas para siya magtino. Hindi yung lagi niyong pinipitasan, yung halos hindi na makuhang makakain ng sarili niyang bunga. Lagi niyong pinapagod eh yung masipag. Tapos ang sabi tuloy ng anak niyong tamad, di bali ng tamad, di naman pagod. Yan daw ang mga bagong kasabihan ngayon. Ayaw ng Panginoon ng ganyan. Hindi yan makatarungan. It must stop. Pero ang tanong, paano man naman titisin ang kapatid mo? Ganyan na nga po eh, kaya nga yan abusado kasi hindi natin tinitiis. Kasi alam niya na kahit anong mangyari, hindi siya magugutom dahil papakainin natin siya. At dahil dyan sa sobra natin pagsalo, sa mga irresponsable, sa mga tamad, sa mga batugan, hindi na sila nagsisikap. Tapos ganun yung makikita ng mga lumalaking bata. Kaya generation to generation, ang mga pamilya ang nagtataguyod lang yung konting matitino. We must stop these abuses. We must stop the many, many unwelcome borrowing. Yung kuya, pahiram naman dyan. Ganito, kuya naman dyan. Tapos kadalasan naman sa mga nangihiram na kamag-anak, hindi marunong magbayad. Pag may kailangan, tandan-tanda niya, ikaw. Pero pag bayaran na, nalilimutan ka na. Nagiging complicated ngayon pag may kani-kanya ng asawa. Kasi kahit si kuya, nalilimutan na yung utang ng kapatid, eh yung asawa, hoy, may utang pa yung kapatid mo sa'yo, di ba? Kailangan na ng mga bata. Sabi naman ni Mrs., no? Siyempre, yung mga bata naman niya, ambalan niya. Kaya nahahati tuloy itong si Mister. Psalm 37:21,
the wicked borrow and do not repay. So it is classified as wickedness to borrow and not pay. Ephesians 4:28, anyone who has been stealing must steal no longer, but must work, doing something useful with their own hands, that they may have something to share with those in need. Magbayad, magtrabaho, magsikap, kumita ng sobra para meron pang maipamigay. Ang tunay na success, yung naiahon mo ang iyong sarili mula sa taga-tanggap, taga-hingi, taga-utang sa level 1, hindi ka na kailangan manghingi, hindi ka na kailangan mag-utang kasi self-sufficient ka na. And then level 2, kumikita ka ng sobra o kahit hindi man sobrang-sobra, nakakapagtiis ka na at nakakapagtiyaga para makapagbigay ka naman. Na-reverse mula sa taga-tanggap hanggang taga-bigay. Dapat yung sobrang pangungutang at mga hiram-hiraman, tinitigilan kasi yan ang nagiging bunga ng walang katapusang tuusan, samaan ng loob. Kaya tuloy sa mga family reunion, ayaw nang umatendong medyo may kaya-kaya. Ayaw nang umatendong medyo may nangyari sa buhay niya. Dahil pag nakita ng mga kamag-anak niya, maganda yung damit niya, may kotse siya. Hindi naman nila alam, hulugan eh. Diba? May bahay siya sa kunsaang village, hindi nila alam, utang din yung sa bangko. Hindi ka na nila tatantana ng utang. Lagi kang number one sa listahan ng mga nangangailangan ng panggastos pang nag-a-apply abroad. Lagi ka nalang number one sa may mga nagkakasakit. Eh, hindi naman nauubos yung nagkakasakit. Lagi ka nalang nagdurusa dahil nagtagumpay ka sa buhay. Ngayon mga kapatid, hindi natin sinasabing huwag tayong tumulong. Hindi natin sinasabing tiisin mo ang mga mahal mo sa buhay. Hindi naman yung matitino, hindi naman yung mga naaasahan at mabunga ang kausap natin ngayon eh. Ang kausap natin ngayon, yung mga palaasa at abusado. Kaya natin sila pinipigil. Kusa na ng mga taong gustong tumulong, kung kaya nila at gustong tumulong, hindi rin natin pinipigil yon. Pero ang kausap natin ngayon, yung mga abusado, o kaya yung mga katulong at padrino ng mga abusado, sila ang dapat ngayong ituwid. Sila ang nasa hot seat. So kailangan ang tao magpakatino para hindi lang siya gumraduate from asking, magiging giver pa siya. In the family, we must stop the abuse of demanding. Sobrang umaasa ka na lang. Yung duty na, marami na sa mga kamag-anak, pahiramin mo ngayon, pahiramin mo bukas. Sa makalawa, duty mo na. Tulungan mo mag-enroll ngayon itong si Pamangkin, sa susunod na SEM, tutulungan mo uli. Papagraduatin mo na yan, naging duty mo na. Hindi na marunong yung tao magbigay sa'yo ng luwag. Meron naman, tinutulungan mo na nga si kapatid A para hindi na matulungan ni B kasi si B ay walang pantulong. Pero medyo sufficient naman si B. Maiinggit pa ngayon si B dahil binibigyan mo si A, siya din kailangan mong bigyan. Hindi na lang siya magpasalamat na at least nakaligtas ako pagtulong kay A dahil ang gumagastos ay si C. Ako na si B, hindi na ako hingi pa kay C. Pasalamat na lang ako, hindi ako kailangang tumulong kay A. Siya na yung tumutulong, pero hindi ganun eh. Kadalasan naiinggit pa. So, bakit siya binigyan mo, ako hindi. So, hindi na matapos-tapos ang hirap noong responsible. Acts 15:10. Now then, why do you try to test God by putting on the necks of the disciples a yoke that neither we nor our fathers have been able to bear? It seemed good to the Holy Spirit and to us not to burden you with anything. Ang context naman ito, religious context. Pinapatawan ng mga Jewish believers, yung mga Gentile people who have become Christians, pinipilit nilang pasanin yung mga tradisyon ng mga Jews at magpakahudyo rin. At sabi nila, bakit natin sila kailangan pabigatan? And of course, we can apply that. Although it is in religious context, it has practical applications. Why make life difficult for people? Bakit kailangan pabigatan? Kakambal niyan, syempre, stop disturbing people. Needlessly. Lahat ng pinag-uusapan natin dito, mga kapatid, yung abuso na, yung sobra na. Pero kung talaga nangangailangan ka, pwede ka naman syempre mag-abala ng kapatid, ng hipag, ng pamangkin, ng nanay, ng tatay, ng anak. Pero yung habit mo ng mga bala,
naging tungkulan na nilang paabala, yun ang pinag-uusapan natin dito. Stop involving people in your self-made problems. Tulad nga nung mga hindi nagpapakatino, biglang makakabuntis kung saan-saan, pero ang gagastos, yung pamilya niya. Dapat kung hindi mo kayang gastosan, yung magiging bunga ng iyong pagkakamali, huwag kang magkamali. O kaya huwag kang paulit-ulit, matuto ka naman. Hindi natin dapat isinasangkot ang mga mahal natin sa buhay sa lahat ng gulong kusa naman nating pinasok. Ba't hindi sila kasama nung pumasok tayo sa gulo, tapos ngayon kasama sila sa paglabas natin? Hindi ba di sana kung paminsan-minsan, kung sa buhay mo once, twice, thrice, pero kung nakakapito, walo, sampung beses ka na, lampas ka na sa kota. Dapat yun mahiya ka na to the point na magpakatino. Hindi yung ang dami mong gagawin, maglalasing ka, magkakaproblema ka, tas magpipiansa yung iba. E di pakulong ka, gano'n na lang. Total, ginawa mo, di pakulong ka. Bakit ka ngayon gagahihingi ng pampiansa, panggastos, pangkaso? Eh, nilikha mo yan. Yun yung ang problem sa ating society, mga kapatid. Injustice. Hindi lang sa legal justice systems natin. Sasabihin natin, ang daming injustices na gaganap sa ating mga korte. Sa mga sarili lang nating tahanan, ang daming injustice. What is injustice? When you don't punish those who do wrong, and when you don't reward those who do right, that is injustice. And many times, even the elders in the family are the arbiters of injustice, because they will punish the good and performing members of the family to reward those who are continuously manufacturing their own troubles. Injustice yon. Dapat ituwid. Isa yan sa mga talamak na sakit ng ating lipunan. Yung sobrang close family ties. Yung iba naman, kaya lang nakikiklose kasi nagmamolest siya. Kaya nanununto ng mga kamag-anak. Kasi, uy, mayor na pala yung pinsa natin sa ganun. Tuntunin natin. Yung ganun, laging may gustong mapakinabang. Pag wala kayong kontribusyon sa pag-asenso ng isang kamag-anak, wala rin kayong right na pumitas-pitas ng bunga niya. Iba na kung kusa niyang ibinibigay. At tinuturoan naman natin ang mga taong mabunga, successful, maluwag sa buhay, na kusang tumulong. That is good and that is godly. Pero ang kausap nga natin ngayon, yung umaabuso eh. At dapat nating intayin na pagkusaan tayong bigyan. Maraming mga tao, bahagya ka nang nakagawa ng konting karangalan sa iyong sarili. Hirap na hirap ka, halimbawa, na maging teacher, pumasa sa exam, maging teacher. Hirap na hirap ka na maging respectable person. Tapos meron ka isang pinsan na biglang magra-run in politics. Nang ugali niya, hindi naman maganda, lasenggo dito at lasenggo doon, babaero dito at babaero doon. Pagkatapos yung konting dangal na naipon mo sa iyong pangalan, gusto ka niyang gawing campaign manager para yung naipon mong goodwill, malustay niya para sa kanyang political career. Hindi lang niya iniisip na ang tagal-tagal naman bago ka nagawa ng konting pangalan, ipapagasgas mo pa sa mga kamag-anak mo na di naman karapat dapat dahil yung personal behavior nila hindi naman marangal. And yet that happens. Gano'ng karaming mga nakita ko na antitinong mga babaeng teacher, talagang pinipilit nilang maging kagalang-galang at kagalang-galang naman, pero eto na si asawa, malalasing. Nag-aantay sa gate ng school. Halos bugbugin yung asawa doon sa gate sa harap ng mga estudyante at co-teachers. Gano'ng karaming matitinong mga anak yung uutusan bigla ng nanay na bingo-gera, no? Mga nanay na walang ginawa kundi magmadyong at maglustay, uutusan yung matinong anak, pumunta ka doon, mangutang ka, pumunta ka sa tindahan, mangutang ka. Hiyang-hiya na yung bata, wala nang mukhang maipakita para lang mapagbigyan yung utos ng nanay. Gano'ng karami nating beses inilalagay sa alanganin ng mga kamag-anak nating matitino. Tapos mukha nila yung nagagasgas, reputasyon nila yung nasisira, sila yung nagiging garantor, sila yung nagbabayad sa mga utang na tinatakbuhan natin. It is not godly to make that happen and it is not godly to allow it to continue happening. Kailangan talaga natin magkaroon ng, sabi ni Marcos, bagong lipunan. It's true. Kaya mahirap umasenso ang Pilipinas, hindi lang dahil meron tayong 28 bulkan na active, hindi lang dahil dinadalaw tayo ng mahigit 30 bagyo every year, kundi kasi binubulkan, nilalahar at binabagyo tayo ng mga kamag-anak.
na hindi ka pa nakakabangon, hinihila ka na. Dapat yang magwakas. Everybody must be taught to be responsible. We must stop demanding other people to right our wrongs at their expense, to pay for our debts, to clean up after us in our messy lifestyle. We must give people the space and the time to develop themselves. So stop disturbing. It is important, 1 Timothy 5:13, besides they get into the habit of being idle and going about from house to house, and not only do they become idlers, but also gossips and busybodies, saying things they ought not to. Yan ang nangyayari. Importante na tayo ay nagbibigay ng space sa ating mga kamag-anak at hindi natin sila laging minomolestya. We must stop demanding and we must stop disturbing people. We must stop all the unwelcome advances. It's important. 1 Corinthians 8:13, therefore, if what I eat causes my brother or sister to fall into sin, I will never eat meat again, so I will not cause them to fall. So kung yun lang daw kinakain natin ay nakakapagpatisod sa kapwa natin, huwag na lang tayong kumain ng particular thing na nakakatisod sa kanila. Again, it's a religious issue. But in practical life, kung yung ginagawa natin nagiging abala para umasenso ang ating mga kamag-anak, para magkaroon sila ng katahimikan, dapat baguhin. Marami sa atin, if not all, hindi tayo itong tinutukoy. Pero maaaring tayo yung nagkukonsente nito. Pumapayag tayong nagaganap ito na naaabuso yung mga mababait at mabubuting members ng ating family. Dahil may mga abusero na lumalampas na. So stop encroaching on people's spaces. For instance, Deuteronomy 27:17, cursed is anyone who moves their neighbor's boundary stone. Sumpain daw ang sino man na naguurog ng muhon o kaya ay bakod ng kapitbahay. Ano lang ang itinuturo dito? Yung sayo, sayo. Yung sa kapitbahay mo, sa kapitbahay mo. Huwag mong angkinin ang hindi sayo. Huwag mong gastusin ang hindi mo kinita. Huwag mong guluhin yung taong gustong tumahimik. Don't invade the person's private space. Luke 9:4-5, whatever house you enter, stay there until you leave the town, sabi ng Panginoong Hesus sa kanyang mga disciples. If people do not welcome you, shake the dust off your feet when you leave their town as a testimony against them. There are many meanings of this message, but one is, kung hindi ka welcome, di huwag ka tumuloy. Kung ayaw kang papasukin, balik. Huwag ka magpilit. So bakit tayo mamimilit ng ating kapwa kung alam nating mahirap sa kanila o labag sa kanilang kalooban? Huwag nating sakupin yung kanilang private space at huwag din nating sasakupin yung kanilang private time. Don't encroach on time. Proverbs 27:14, if a man loudly blesses his neighbor in the morning or early in the morning, it will be taken as a curse. Blessing na nga eh. Pero pag ang ingay-ingay mo daw, bine-bless mo yung neighbor mo, umagang-umaga, tulog pa siya, eh para nang sumpayang blessing mo. In other words, tulog pa siya, hayaan mo siya matulog. Ang daming guilty niyan sa mga pamilya, ha? Darating gabing-gabi na, galing sa galaan, magbukas lang at magsara ng pinto ang lakas. Bubuksan pa lahat ang ilaw. Magbubungkal pa sa kusina, naglaglagan na lahat ang kutsara. Dapat pag dumadating ka at may tulog, para kang pusa sa pagkilos. Dapat siguro ang mga tao pag-aralin ng kung fu. Kasi nakakapaglakad ganyan ng dahan-dahan eh, no? Na misa nga may papel na nilalakaran, hindi na pipilas. Pero mayroong darating ng maaga, ng maagang maaga, magigising yung mga tulog pa. Dapat mayroon tayong paggalang sa ating kapwa at sa oras nila. Oras ba ng pag-aaral ito ng bata? Sobrang ng pag-uutusan. Oras ba halimbawa ng pamamahinga ni Mrs.? Pahinga na niya yun. Huwag mo na siyang pag-asahan pa ng mga babangon pa para sa iyo. Dapat ginagalang natin yung oras ng kapwa. For everything there is season and a time for every matter under heaven.
napakahalaga na iginagalang natin yung oras ng kapwa, oras ng pahinga niya, oras ng tulog, o oras ng saya, nagsasaya siya. Eto ka na naman ngayon, may ibubuntun kang problema sa kanya, paminsan-minsan lang siyang matawa, paminsan-minsan sumaya. Kung hindi naman emergency yung problema mo, pwede mo na ipaghitay ng bukas, ng makalawa, para sumaya naman siya. Paggalang sa ating kapwa. 1 Timothy 1:4, warn them to stop wasting their time, especially also the time of others. Don't waste time. Yung mga iba pa, ugali ito ng maraming babae, nagtatrabaho si lalaki, text ng text, inaabala. At kung nakadistino sa malayo-layo, umuwi ka ngayong gabi, nangungulila ako sa'yo. Ano? Nagtatrabaho, pinapauwi mo. Eh, siyempre, sinabi mo, nangungulila ka, biglang nangulila na rin. Iiwan ngayon si trabaho, iiwan yung duty o kung ano-ano. Mamaya, natanggal na yun sa trabaho, pareho kayong dilat, pareho kayong gutom. Dapat yung nagtatrabaho, hindi inaabala. Marami pa dyan mga nanay-nanay, may lagnat ang anak, ang asawa nasa Saudi, ititext pa, ang taas ng lagnat ni Junior. Huwag nyo na siyang abalahin kasi hindi naman siya yung doktor. Alam nyo yung malayo kayo tapos mag-aalala kayo, wala naman kayong magawa. Ang hirap nun, mas doble ang hirap nun kesa dun sa nandito't kapiling ng may sakit. So kung matinukang babae, hindi naman nag-aagaw buhay yung anak mo, lagnat lang, may beke lang, kung may beke pa ngayon, di ba? Lagyan mo ng tina. Masakit ang ngipit, idikit mo sa plato. Kung wala kayong yelo, mga gamot ng araw, di ba? Ganun. Gumawa ka ng paraan, pero yung nagtatrabaho malayo, guguluhin mo pa, unfair. Kaya po nakikita mo dun yung matinong member ng family, hindi niya ginugulo yung member niya sa mga bagay na sana ginulo mo, pero yung pagkakagulo niya, may diretsyong contribution sa solution ng problem. Pero kung wala, sarilinin mo na lang muna. Respect the space, respect the distance, respect the time. Ang dami pa niyan, pero ang underline lang niyan, stop abusing. Do not teach, do not model, do not tolerate abusive behavior. Yung mga bata, kaya paglaki abusive kasi yun ang nakitang ugali ng magulang o ng kapatid. So dapat ngayon, mga kapatid, ang iniisip na natin yung next generation. Mga tatay, pinapanood kayo ng mga anak nyo. Show responsive and responsibility. Being responsive and being responsible, yan ang pinakaganda nyong maipamana. Hindi yung nakikita nila na tunganga ka, wala ka namang ginagawa, yung asawa mong galing sa trabaho, siya pa yung magtitimpla ng kape. Eh, isang taong ka lang jobless. Siguro naman dapat ikaw na yung magtimpla. Konsiderasyon kay babaeng kumikilos. Dapat di tayo nag-a-abuse. Tapos yung role ng babae at lalaki, yung babae ang nag-aabot ng kape, nagtitimpla, eto si medyas, eto si tuwalya, nakalinya lahat. Uso lang yun nung araw na ang babae full-time housewife. Pero pag ang asawa niyong babae, nagtatrabaho rin tulad yun sa labas ng bahay, dapat share na kayo ng trabaho sa loob. Isipin naman yung babae, kawawa naman. Tulog pa si Mr. Gising na yan dahil nagluluto. Tsaka hindi yun, paplansyahin pa niya yung sinampay niya kagabi o pinatuyo niya sa electric fan. Diba? Pagkatapos maghahain o kakain ngayon si lalaki, magliligpit pa si babae pero si lalaki, alis na. O pareho silang papasok. O pareho ngayon silang uuwi mamaya, si babae dadaan pa sa supermarket o sa talipapa. Maghihinain pa ng isda, magluluto pa ng hapunan, habang si lalaki nanonood ng TV, hindi pa ba luto? Hindi pa, kasi hindi ka tumutulong eh. No? Pagkatapos eh, maghahain ngayon si babae habang nagbababad ng damit sa palangganan niya. Dahil mamaya, kukusot-kusotin pa niya yun eh, di ba? Pagkatapos ngayon eh, pinakain na si lalaki, magliligpit si babae, nakahiga na si lalaki, darling, may isa ka pang duty sa akin. Di ba? Naligo ka na ba? Ang gusto pa niya, amoy sabon ka. Eh, siyempre, by then, amoy suka ka na nun dahil pagod ka na. Be fair. Kung naka-full-time sa bahay, dapat pa rin ang tulungan eh. Dahil alam nyo, yung mga detail ng housework, mas mahirap gawin kesa sa isang bagay na ginagawa mo lang sa job description mo sa office. Kaya nga marami nagre-reklamo, sasabihin pa nung lalaki, aba, sinusuplayan kita, pinapakain kita.
O sige, huwag mo akong supplyan, huwag akong pakainin. Sisingilan na lang kita sa lahat ng trabaho ko dito sa bahay. Nag-repair ako kanina ng mga gripo, tubero fee. Diba? Sinundo ko yung mga anak mo, yaya fee. Diba? Naglaba ako, labada fee. Nagbayad ako ng kuryente, ng telepono, ng ganyan-ganyan. O, administrative fee. Tapos ngayon, hihilata na ako, whore fee. Yun ang mahal. Diba? Sigurado kulang pa yung sweldo niya eh. Kaya niyo sasabing dependent, dependent yung wife, hindi dependent yung wife. Yung husband and wife, tulungan yan, nagbabago na ang panahon. Wala na tayo sa kuweba. Wala na tayo sa dark ages. Dapat baguhin din ang habits. Para fair. Para mabait. Para lahat masaya. So Proverbs 19:18, correct your children before it's too late. If you don't punish them, you are destroying them. So, kailangan ng bata tinutuwid, pinapakitaan ng magandang halimbawa. So, help people to stop abusing. Inspire people to be self-reliant and fruitful. Let the family be happy. All members, especially the good members. Remember, stop punishing the good members and stop rewarding those that are not good. Ama namin, salamat sa mga paalala nyo. Kumisan, masakit marinig kung mga ganito mga salita, lalo't kung kami yung tinatamaan. But that's your word, O God. It's like a double-edged sword that cuts through bone and through tissue. Teach us to value the wisdom in the Bible and teach us to apply them in our daily lives. Suriin niyo po kami ngayon. Kami ba yung inaabuso? Turuan niyo kami, Panginoon, na sa inyo kumuha ng lakas. Pagpalain niyo po yung mga inaabuso, Panginoon, na lalo pang maging mabunga para may matira naman sa kanila. At turuan niyo rin sila kung paano i-handle ang ganito mga situation. But above all, thank you that there are family members that are fruitful, that are productive, and are kind. Pinapasalamatan namin kayo sa ganung mga kamag-anak namin, kapatid, magulang, na mabunga, na pagkakatiwalaan, nasasandalan, naaasahan. I-bless niyo po, very specially, ang ganito mga tao. Suriin niyo rin kami kung kami naman yung umaasa ng hindi naman dapat, kung kami umaabuso na, maging pagtutuwid sa amin, Panginoon, ng mga salitang ito. Turuan niyo po kaming magbago. Turuan niyo kaming gawin ng tama para ituwid ang aming mga buhay. Turuan niyo rin kaming gumanti, magsukli, magbalik ng mabubuti sa mga kamag-anak naming tumutulong sa amin. At kung kami naman, Panginoon, yung mga broker, kami yung lagi na lamang na humihimok doon sa mabuti, na magsakripisyo para doon sa hindi mabuti. Turuan nyo kami na maging fair. Na pag malasakita namin yung mga matitinong member ng family namin, huwag lagi naming ipasubo, ipahamak, ipaabuso. Teach us to give balance, lalong-lalo kung kami yung mga magulang o mga nakakatandang miyembro ng pamilya. Sino man kami sa mga ito, Panginoon, kayo pa rin ang nilalapitan namin para ituwid nyo kami, palakasin, pagpalain. Magbulay-bulay tayo, mga kapatid. Let's bow before the Lord. Kung kayo yung blessed to be abundant and productive and responsible, thank God. Don't complain. Thank God that you are the good member of the family. Salamat na lang at kayo yung matino at hindi kayo yung problem. Magpasalamat tayo. Huwag nating mamasamain kahit kailan that we are being useful and kind and that we are good providers for our families. Except that pray for wisdom that God may give you balance. Kung tayo yung mga palaasa, magising tayo, makalog para magkaroon tayo ng mga pagbabago na una ay pagbabagong loob. At kung alam naman natin na tayo yung nagiging instrumento para maabuso yung iba, mag-isip-isip. Pag malasakitan, yung matitino. Ama namin, sa ilang saglit ng katahimikan, ipakita mo sa amin kung sino kami. Maaring kombinasyon ng mga ito. At kasama noon, ipakita mo rin sa amin kung paano kami. Mas lalo pang magiging kaibig-ibig, mabuti, at makadiyos na tao. Thank you for your goodness, Lord. Salamat sa pagbibigay mo sa amin ng capacity to be productive, privilege to be helpful,
at sa mga lagi namang tumatanggap, salamat din dahil di nyo kami pinapabayaan, Lord, at kahit sa tulong ng iba at hirap nila kuminsan, nandun pa rin at the end of the day, kumakain kami na ipapagamot, natutustusan. Just enable us and teach us, O God, to be more self-reliant. Pagbulay-bulayan natin ang lahat ng ito sa ilang saglit ng katahimikan.